Kamu ang asin sa katauhan, nag-ingon ka nato ang Ginoo. Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, wala na kini kapuslanan. Ngayon ko mao isa mo ng kasalim na matayo o pagkabanaw sa itong Ginoong Yesu Kristo. Paniyay na karoon ng kapundong aron sa pagkaminaw o pagpamalandong sa katatusan dito kapulo ng ibungat sa itong Ginoong samtang napitay siya sa Diyos. Nagtuwa kita ng kapundong atong sa itong Ginoong Yesu Kristo at tutupan sa kinabuhin. Kay siya man, mao ang buhing kulong sa Diyos. Kansang kulong, buhang, kasakit, kamatay na o kapanaw, naghatan na nato sa kaluwasan, kabulangan na o sa kaluwasan. Busa ang iwan ko kamo sa pagpaminaw o pagino sa maapuong pagpumalando sa natapusan mga pulo sa itong Ginoong Jesus. Aron kini makaluho sa itong tatsatang isa ka mga mahunan o kasing-kasing. Aron magalangin na nato sa kabaguhan sa itong kinabuhin nga masunurong sa kapatid ng Jesus. Uban sa panalangin ko, grasya sa Panginoon ng Jesus. At ang panayong diyan na niya, nga magkapinunta ang tipo. Magkapinunta ang tipo ng atong pagkatawa. Aron na magkapuyo kita sa kinabuhing pumutan, dalayan mo, o palangan niya sa tulong o sa buhay. Mag-iusap kita ngayon sa pagpasalamat, paghimaya o pagsimba sa itong Ginoong Jesus. Tulong sa iyong pagkasakit, pagpagkamatay, diya sa krus. Ano ang pagtubos nato sa tala nato ng mga sala? Tulong sa iyong upang walay katuban o walay suko. Ngayon ka nato, iyong iwala ang iyong hirapuhin. Ano ang kita malawas o pagtuntong pagbalik sa itong mga maya ang nasya sa Diyos o sa ato ang isip na tao o sa kinaya. Mga kaisunan ng Kristo, ang iyong mga sa pagpangluhod, alas sa ato niya pihan pagkakbo, nga ni Pagulbahan, Ibrahim Reikiro. Magalapot kita ang mga nalito, Diyos mong nagagawa sa kanan, ang ating mga anak ang makasasala, nagkaroon ng mga nalito sa iyong kasakitan sa Kalbaryo, ang iyong nagkaroon at mamatid sa iyong mga puno ng kagungan ng dito sa Kalbaryo. Ang dito ka po yung mahalan yun, kung mga kapadasa o pagsunod sa iyong pagluto, magaling kami kami mga mahal sa pagsintas sa pagkawag ka namo, di sa pamang sa mga kahoy. Kapatang inangin tao sa pagkalala ng pagtuman sa iyo sa iyong pagkakulong. Kabangin pa rin tingali sa iyong katalitas ng buko mong mga kanama sa pagsunod ng
Ambrosio sa Santo Injero,
kaya ang mga lapos o pagyayay na nanawag ni Jesus. Padalo na ang itapong karoon, diha sa mga malapasan, sa iyang mga kaparian, na nanawag sa ilang paumanon, o lawas mo ng kapulihan. Ang tinuyo ang papakasala sa usang kaalala sa Diyos, mas mapait pa, alay ng Jesus, kaysa akdo o suka na nilulit sa nanuspan o ng ilit niyang baba. Mga isuon, ang pagpiliin kung igalisin tuwing sa mga kapalian, kung ganila ng ihanan sa ilang ginabuhin sa Diyos, mausa kapagbukas sa kasing-kasing sa pinipinong simbahan. Aroon na yan, ang iyang nalubong ng mga pakyasan at kasaypahan. Yagihan sa atong simbahan, ang samalangiyang kasing-kasing gumikan sa mga pagpasagad sa iyang mga tinugyana, uban ang pag-inaro na ang kambal sa Diyos mong kaluoy, inanay ang aling niining tanay. Sa atong pagyahang kanina, kansang kilingin bilagpasan, diin ko hagay ang grasya sa kapasalinan. Iampo ta sa kinasing-kasing ang atong mga religyoso o kapalitan. Sila ang nangyumpunin ni Kristo niini sa kalibutan. Sa mga dadhan, nagkiramot sa ilang ipangupahan kung nanaog sa nila sa dadhan. Maukin niya ang subong na mamatuunan sa kahitang sa atong simbahan. Apantinitini mo ang tinuog na mamatuunan. Kaya hain anak pa ang sala, ang grasya sa Diyos mong kaluoy na pipang o magibabaw. Sa pag-aamu o pagdawag nato sa ating pagsanay ko, sa marawan na matay kita, uban ni Kristo, o sa ating kinasintasin na pagkuso o pagbago, na panuog sa kita kanina, mauhi ang paglaon na angay na tumunta, taliwala sa pagkasalim nato sa ating mga kapiyana. Daguhan ang maalaga sa atong simbahan na napungkan ang nakasalan. Ginginahangal nila, hindi lamang ang inasintasi na pagbasol, kundi ang sipo ng mga pangunayan na ito sa ilang nasalan. Maukini ang mahulugan sa matuon ng pagkinosol o pagbago. Dako na sa tindahan sa krus ang atong mga kasumpanan, gumikan sa pagpasagan sa walang mga religyoso o kapalitan sa atong simbahan. Umusali kita kaniya na ipasalima o naiumba hanggang sa kamatayan. Lampu
Ipanimunan ka ang atong kasatasan sa mga kaugnayan
sa kukul aliyan ata sa unang puro amaran ko masayuwa sila kaywa sila masay may alo sa iyo ng ikuhan pagkapatato sa pingsoon Brad Wilson Galoy. Pasayo tumong sa atong pasipala o pagbaba
dan yana anak sa Diyos. Mga iso, dilingkali pagkalimut lamang sa salat na
nabuhat itong dili, nagpasabot ini sa pagbuwas sa lakas. Pagbikawas kanina sa kanan mo, bigas mo. Pagbibuli sa nabuhat ng kaso, wala ang inunuban ngayon ang Diyos. Mamandani ang mga sadyang mukana sa Pedro, San Pedro Apostol, ganito sa atong mga. Makapilaban ako pa sa iyo ang atong isig na tao. Makapito ba ang atong Ginoo sa kayo ng publiko? Bito na. Dili kayo kapitura, kundi kapituan, kapito. Mga hinihugma o iksoon, uban sa panawang nabang gusto, mapleota ang ganaan sa atong kasing-kasing. Ang kapamawang kita na, upasay mo, kung may bawang mga iyong pasay. Ganang pasay mo yung mga isong ganaan. Ginoon, dili sa iyo ang minimong hagi. Nanginhangan ang kita sa malikong pagtuo sa ayon, Diyos. Musali mo kita o sa nakalaw-law niya ang alaw. Masusunod ang kanilang tuluho sa sakramento sa pag-iuli diha sa pag-umpisa na usahay atong pangalitan. Himamato na po ang Diyos sa iyang pasayo diha sa pag-umpisa na may buong kalibutan na buong sa limbong sa Diyos ng kalawin. Mabuto na maunong lakso na ulakway sa napakabinong nalutan mapapas tungkol sa matilaan ng pagpasaya ang tinuod na kalinaw atong matuyan kung ang pagpasaya atong ipagimukso diha sa sarapan sa kasing-kasing. Amen. Lihot mo rin. O Diyos, labi na iyong maunahan upang sa mga kaparihan kung kanilang naglagat, naghalat sa ilang nag-uwi, nga na kanil, maisaw ka kami sa impi, dihan na Kristo, sila unta ang kanunay ng mga gabay, sa kayusa, pinaagi sa pagkampo, sa Santos, ngayong Eucharistia, o sa kagalingong pagkakapit. Nag-aampo kami ng Ebanghelyo, magkagda namo, pagbuhat o pagsaksi sa ugma o mapagpusanong pangalaman. Magtabayan na kami na magbago o magtakot na mahimong sa loob patuno para sa Ebanghelyo ng Kristo. Kuba ni Maria, ang bitong sa bagong Ebanghelyasasyon. Magpadayan na kami sa mga kahimanan sa Ebanghelyo din sa naso o kalibutan. Amin. Sa kalang samahan sa Anak sa Diyos Espiritu Santo. Amin. Ang ikalabahang pulo, sultihan ko ikaw, karoon ang lawa at pugas sa paraiso upan ang kanago. Nga pagkababato sa kanisuhon, Brad Binti Lapin. Ginibay ka o walang stress
luwasanang maglimong o kami. Apan panlo siya sa kaubad ng limon. Wala ka bang panlo si Diyos? Tidaan niya din ni isilutan sa orang silot. Apan, ang silot ng luha, ang ayon ko. Kaya isilutan mo kita, sibo sa tulabuhan, apan siya, wala isa. Kumingon siya ng Isus. Isus, hinumita na po kung maghari ka na. Kumingon si Isus kanina. Sundin po ikaw, karuman na po. At po sa paraiso, umbang tanong. Mungin po na. Sundin po ikaw, karuman na po. At po sa paraiso, umbang tanong. May sun, hindi namin naluhasan sa katapusang pito kamapagulong sa Panginoong Jesucristo sa kanilang ikay sa krus. Hindi mo ang pulong tubag sa hangyo sa nagbasol ng kawatan ng lakas na sa krus at isa doon ay Jesus. Umarang ang paglong sa maumay ng sulong kawatan ang pagbalong kahuba ang kawatan ng lakas na sa siya ay nung Jesus o pinagi. Jesus, hinundumihin na ako kung maghanap niya. O taliwala sa nakasabi, o ba sa mapagugalugan o malagantalita, siya ay mong. Sutihan ko ikaw, karoon na ako, at tukas sa paraiso, kumanda. Pasina sa dalawang pulo ni Jesus. Pulo sa unang tubig ng mabuhi sa malatiyong tanong. Kasama ng nagpatal ng Iglesia sa Krasya sa bagong lotan. Kaya alam sa nagbaso ng lotan ang silos sa pagkagilan sa Cross. Dini mo ipinugilo at inorganto sa mabigit ng papas na matay. Ang tinutuba, ikan sa laman sa Ginoong Jesus, na dalagdan na sa paglao, kahayang at aliwala sa katulong. Unsa ka ako si Jesus sa pagkailo na lang? Unsa ka ako wala na Bani mo kayo, Kristo, kung ako ang lahat.
bisa kauban kaasa kubangan diri kasutihan apa selain tahu terjadi aktawi bukan misalnya lebih baik jud ku diri mengkabu selesion tali sempat diayu menerisun bangan upan kita lain maka upas terbangun sofisina uktali sempat digagal ubertata uglemina tali dia sesekramento pada diri selain biasa perian dari Yusuf dari Iman
di bawah kegiatan yang berwasa pangkalitu, pangkabataro, pangkabalaan o kayosan o sa Diyos madawal ang sa pangkalawa pagkatingon kayo sa inyo na magkilauin ka ang dagalang kalawa ang agahapon kilabay na ang uma yung dalit na ang uma yung hindi na matapa kalawa within your lives, one day at a time. Yes, Easter is gone. Tomorrow may never come. Today is the only day we have to be saved by the grace of God. Pero matagal.
tayo ligtas sa pagkamos ng mga kasalanan, sa pagsulit sa paghihal sa kalahang tao, sa iyong mga. Hindi lamang ako gutuman, kundi ako'y mahihupan sa mga pilihan sa paraiso na mawag yung mga limong na hila kung tunay ko yung anak. Amen. Ang ikatulong pulo, babae, aniya ang iyong anak, aniya ang iyong anak. Na pagkatapatong sa itong isuon, sister ko yung bumapak. Sana sa mahal, sana sa Espiritu Santo, amin. Ikatulong na pulo, babae, aniya ang imong anak, aniya ang imong inahan. Manito ang tanan. Pagbasa dika sa Santos sa Ebanghelyo sumala ang San Juan. Doon sa krus ni Jesus, nagbaro ang iyang inahan ay suon sa iyang inahan si Maria na asawa ni Cleophas. O si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa binunan ka iyang imahal na nagbarong dito, miingon siya sa iyang inahan. Baba, aniya ang imong anak. Unya ang imong siya sa iyang mga binunan, aniya ang imong inahan. So kaniya ito, dipatipon si Maria papuyo sa mga binunan. Maglingkod ang tanan. Baba, aniya ang imong anak. Aniya ang imong inahan. Mga isuon mo diha ni Kristo, ang mga ikatulong pulo ng ilitog sa atong manunubos, puno sa mga pagtulungan na amay ng atong pamalagunan, inapinas sa atong kasamtangan na panahon nagitay sama sa hulga sa ako sa sobrang pagmahal sa kaugalingon. Hulga sa mga pag-uod sa pamilya o hulga sa mga pag-atake o walay pagsalig sa simbahan. Baba, aniya ang imong anak. Aniya ang imong inahan. Mga isuon, kinig mga bulunga sa iyong Isokristo una sa tanan, nag-awga ka na ako sa pagsusi sa mga nagsatag sa kataw-galingon. Kung na ang bugma, hindi pa ako mag-bugma. Kung kita ang damba, pagpapabana sa kayuhan sa atong bahan. Ang mga pulo, ginito sa itong inong Isokristo, hindi pa pulo, na nabitay siya sa krus, ang iyang nahunaw na singkasi na kapunting ng lihapon sa kayuhan o kahintang sa iyang babiyaan. Inay, ang pagnahuna sa makaluloy ng pag-antos sa krus. Kiling mga pulungan na palayas sa iyang hindi akong mabugma na kanunay ng punting liha sa pagpapabana sa kayuhan sa uban. Sa maungkang sitwasyon, siya ang mas naginahanglan sa mga pulo na mapahupay sa iyong pag-antos. Apan kung sa iyong limo, siya ang mapahupay sa iyong inahan, pinaagi sa pagtugyan sa iyong inahan, ngadto sa tinunan na iyong imahal, o kapagtugyan sa iyong tinunan, ngadto sa pagpaga sa iyong inahan. O ang maong gibuhat sa itong Ginoong Isokristo, maghatulunta na ito sa pagsusi sa itong tagsa-tagsa kagawalingon, ilapinari ni ato
sama pa namin, pinilabagan ako na ang labing una o importante pangkana diha sa akong mga bulatong kung pagpamalagay mao ang Panginoon. Unsa man ang makuha ang benepisyo kung maganan siya rin. Inay, ang pagpamutana, unsa man kaha ang makuha ang kayuhan sa uban niini akong gibuha. Ang kasing-kasing sa akong Ginoong Hesus Kristo kanunay na sinto alang sa kayuhan sa uban. Dili pag-iantos niya ang pagtamay, ang pagpasan sa magbuhat at magkrus, ang pagpanarsa ng pagpamatay niini, dili tumulong alang sa iyang kaugalingon, kundi tumulong alang ka na to. Ang iyang tinubos kong inigugmang katapuan o kung tinubunta ang inigugmang kanila na andang nasa pipisyo tumulong alang ka na to. Kita sa unta andang sa pipisyo alang kanila diha sa pagpagana alang sa kaayuhan sa uban. Si Santa Teresa sa Calcutta na tayo, the other name of God is others. Diha sa akong pagpapabana sa uban, kita nagpapabana kaniya. Babae, ania ang imong anak. Ania ang imong inahan. Mga isu, ang mga pulong sa Ginoong Hesus Kristo nag-auhaw sa kanato sa pagpamutana kung kamusta na ang atong relasyon diha sa atong tagsa-tagsa kapamilya. Kumusta na ang relasyon sa mga lingkanan ngadto sa ilang mga anak o relasyon sa mga anak ngadto sa ilang mga lingkanan. Dili ba ang pulong man kini nga napahidundong sa mga inahan sa pagmahal sa ilang anak? Iyang itugyan na iyang mga inungan nato sa pagpangga o pagkamuma sa iyong kaugalingong inahan. Ang iyang mismo inahan, ang mahal ng Birhen Maria. Nahimong mahigugmao inahan sa iyang mga inungan sa kanunay ng iuban kanila sa iyang mahimayawang pagpasaka sa langit. Ang iyang mga puno, babae, ania ang imong anak. Magkatutunta sa pagpamakana sa mga inahan, kung unsa kadako ang ilang pagmahal sa ilang mga anak, kung unsa kabilihon alang kanila ang ilang mga anak na nagkinahanglan sa ilang gugma o pagpamuma. Kinimauhagin, tumma lamang sa atong panahon karon. Diin, nagadaghan ang mga kabataan na uhaw sa gugma o pagpangga sa ilang mga lingkanan. Gani, ang uban kanila ng iyong biktima sa pag-abuso sa ilang kaugalingong lingkanan. Pipilaba ang mga kabataan karon nga akong nadunggan sa balita magibuga o mismo sa ilang kaugalingong inahan diha sa cyber sex. Pipila ba ang mga kabataan na biktima sa child labor? Pipila ba ang mga kabataan na ipuno o ipanamas-namasan sa ilang kaugalingong amahan? O pipila ba ang mga kabataan na kundili ipalagla sa sama panangili, adunay sa babae na nagsaysay na usang higayon ni anak, gipaadto siya sa police station. Tungod kay kasayran sa barangay kapitan o sa mga kapulisan, kung kinsa ang nagkawag o naglungkab sa donation box sa ilang patron o sa donation box sa nagputangan. Pag-adto sa para sa police
posisyon, iya sa ila nga nagkuha usa ka bahanon nga nagpangidaron pa lamang og 14 anyos. Sa iyang ipamutana kini sa barangay kapital, kung kinsa iyang kauban o sa iyang itugan kini, gipakuha usa sa kapital ang iyang kauban nga susama ang pangidaron kaniya. Ang pare, imbis mubati ka sa ko sa ilang dili maayong buha walay pang-respeto sa balay alampuanan, kaluoy ang ibati sa pare. Kaysa ihang ibauta na ang primerong pagkakon, kung asa di ay ang iyang ginikanan. Kini ito ba na nagkalino? Bago-bago na di anak padre, gipili na ko sa akong inahan, sa akong ituyan at naroon. Kung sa ihang iyang ibauta na ang ikaduhang pagkakon, kung asa ang iyang inahan o ginikanan, kini ito ba? Dahil kami isuon padre, unya, ang among amahan ni Pia Kanao, kundi uban ang laing babae. Unya, pinatuhi gikan sa pagpiya sa amahan, gibiyaan o sa kami sa among inaan, kay uban man o laing lalaki. Maunan nagtibula suon sa among pagpuyo karon. Mga isuon, kinsa ang napinapiktado ng mga anak dili makasinati sa paghigugma o pagpanga sa ilang ginikanan, ilang nagayon sa paghigugma o pagpanga sa usa ka inahan, mao mismo ang mga anak. Sila ang mahinong labing makaluoy, mauna ang mga pulong sa Ginoong Hesukristo, babae, ania ang imong anak. Mag-aghanta sa mga inahan sa pagpabati sa ilang gugma o pagkabuma sa ilang mga anak, sama sa pagigugma sa mahal na inahan, ang Bebe Maria, kanatong ilang mga anak. Ania ang imong inahan. Dili ba ang mga pulunga sa Ginoong Hesukristo, mga pulunga na nagtugyan sa iyang inahan, ngadto sa pagkabuma o pagpangga sa himuan, kaya gimahal, o dili ba kaha, o sa paghangyo sa mga himuan, sa pagpangga o pagmahal sa iyang inahan, sama sa iyang pagmahal o pagpangga niini? O kung maukini ang ipakita ng pagmahal at pagrespeto sa Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang inahan, mausa punta ini ang among ipakita ang pagtahod o pagrespeto ngadto sa atong mahal na inahan, ang mahal na Birhen Maria. Apan, mga isuon, ang lamang na pagtahod o pagmahal nato ngadto sa mahal na inahan, ako lamang mapadayag niya sa atong pagtahod o pagmahal sa atong mga inahan o ginikanan. Kawa na atong pagtahod o pagmahal sa atong mahal na inahan, kung wala kita'y pagpapakabana o pagmahal sa atong mismo mga ginikanan. Subo pangalandungon nga adunay mga anak o walay pagpapakabana sa mga pagkantos, sa sakripisyo o pagpanyagamot sa iyang ginikanan alang kanila. Nga ina'y magbuha labina sa ilang mga inahan, nagbuha kinuon sa mga buta na makapag-uol sa ilang ginikanan. Sa mga panangli, pipila ba ang mga anak na taliwala sa pagpangga, sakripisyo o pagmahal sa ilang ginikanan kanila, nagbuyo sa lautan ng inang buhi, sa sakripisyo o bang lautan ilabina sa usa ka inahan. Ug duga pa ni ana
adunay mga anak na panahon sa katigulan sa ilang mga ginikanan, dili ka mao mo sakripisyo sa pag-atiman, pagpangga o pagsahog kanila. O kini, usa siguro karso, ngano na ako ba nagigulan na ng mga ginikanan mo inon? Ano sa babaintang buhaan sa Ginoo? Kana mga hinong mabungaan nila ang naibigin kinabuhi dili na makahulugan kung wala ang pagpangga o pagmahal sa ilang mismong mga anak. Sumala sa basahon ni sila kini ng kanayon. Ang paghimong mga o pag-iya sa Panginoon.
Ang iyong utang na mapulong sa kanunay, maghahanap
Di bawah sepanjang
patun sa patung-patungan ng mga sulirad, dilipas sa panahon na itatakuyan sa mga makilinisan ng sakit na halos wala na ikayuhan. Dilipas sa panahon sa linog o bagyo, batiyon kita kado. Dilipas ang taliwala ang inyong kapagyasan, pagkalaming isipit sa aming pausog, arulong tatayo kung talagsog sa kalangitan sa itong pagmahay sa Panginoon. Diyos ko, Diyos ko, nganong ibiyahan mo ako. Mga isunulan ni Kristo, kini ikaw pa ang napunong ni Kristo, dinipunong sa pagmahay, dinipunong sa kawalay paglaro. Kaya di ba si Kristo man mismo ang nagtundo kalato sa San Lucas Kapitulo 7:1. Pag-ampo o ayaw pagpakawa paglaro. Ang mensahe ni Kapag na puro mao ngayon ang paglaro. Diyos ko, Diyos ko, ngayon bibiyaan mo ako. Atong isaulog ang year of the clergy and consecrated persons. Maglawa kita ang mga rumbiga, ang atong mga kaparian o mga religyoso magbago sa ilang mga panahan sa Diyos na magkinawin sila sa kabutan o kabalaan sa pagkakadlaw sa ilang kinabuhi. Ang paglataw sa itong Pilipinong simbahan ni Tuig Dosmir Siloso mao ang pagpanginoon dito sa integral renewal of the values, mindsets, and lifestyles of the clergy and religious. The aim is to become civil leaders in the manner of good shepherd, like the spirit of the evangelical councils and the appointed prophets of the good news of Jesus and the kingdom. Sa lakot ng pagkasundi, gusto sa atong simbahan na ang mga kaparehan o mga religyoso magpuyo sa kinabuhi sama sa atong Ginoong Hesus Kristo, diha sa bahay ng pagkapanulo, diha sa kinabuhi ng kabus, diha sa tunay na pagsanyaw sa bahay ng balita ngadto sa mga nawala, mga sinaliway o sa mga naulay. Matipalisan mo ang pagulos? Nga matagos sa kapali, diha sa espesyal na pagi, o sa kamisimilo alam sa kalibunan. Mikulgal pa siya sa Panginoon, nga matagos sa kapali, o mga religyoso, inaangagun na hinahuna o kasintasin sa pagkamisimilo. Si Santo Papa Francisco Ngayon, nakita ang tanang ng musilang disciples. Inaagi sa dunya ang tanang sakop sa katawan sa Diyos. Mahimong misilero mga disciples. Ang tanang mga Kristiyanos, mga pari, mga Diyoso o mga laiko. Mahimong mga tinagyanan sa ibang organisasyon. Ang bagong ibang organisasyon na tawagalan sa personal ng pag-apil sa bahin sa matag-usa kabinunyagan. Ang mga Kristiyano o sa kamisimiro sumala ang siya na lagi o babae na kasinati sa kukumas sa Diyos. Iga, Yeso Kristo. Dilito na pinun na ganun na yung misyonary disciples. Bidugan pa kayo si Santo Papa Francisco sa Panginoon. Ang mga Kristiyano, kinahalan ng tubo niya sa pagkaambo na siya sa iyang kaugalingon sa mga ibuno, mangyahalan ng pagkasanyawa. Mga isunod niya ni Kristo, mangyuhon ko kamo sa pagkaambo ng kanunay, alam sa kanan mga kapalian o mga religyoso. Naunta sila magsanyaw sa mayong balita
inubaran sila ng dalay mo kung para ang tinabuhin. Ako sila niya po na makalaro tayo ng tasina sa panalaga sa Diyos kung sa iyang katawan hangtod sa katapusan sa iyang tinabuhin. Kung kita sa isip mga misyonary disciples, butara sa mga kaparian o mga Diyoso, sa pagsanya o sa mga iyong malita, pinagi sa itong pag-aaktibo, sa itong kagmayang istuhan ng katilipan, sa taksa-taksa na ito ng kapalagya. Kung hindi ko ipaampi ninyo si Kristo, makampo kita kanunay para adlaw na bina sa Santos ng Rosario. Amen. Paliyo Manilo. Among langit ng amahan, mangay kami sa iyong pasaylo sa tanang nakausara niya na himo. Salamat niyo sa tagong iyong kaluhoy, kanagong mga makasasara. Salamat sa iyong pagkapasaylo ng kanamo. Kaluhin niyo yung panalangin niyo sa ang tanang mga kaparilan o mga religyoso na sila makinaruhi subaya sa iyong kaluhoy sa matagalagdaw sa ilang kinaruhi. Amen. Sa nila sa bansa, sa Espiritu Santo. Amen. Ang ikalima ako, giwaw ako, nga pagka batbatot sa tamiksoon da Felix Ligan. Sa halang sa mga sa Espiritu Santo. Amen. Ikalima ako, giwaw ako, nalilog ko. Pagbasa ni Kata Santo Siyon ito sa mga isang hindi. Humani si Jesus na sa'yo ng tanang natuman o kahong patuman sa sulatan niyo diuhaw na rin ko ba Oh, my God.
Wow, tak kita sakit ya, sebab Yusa, sebab Nabi Musa, sebab Nabi Musa, sebab
Sedihai bersih di dosa berbahaya. Masih ingat
yung taong nagpaluro. Ano ang pagsusunod sa palayan ng ang Diyos ang Diyos bata? Luwas na ang taong siya. Balungin ang taong kami. Nagtinatawalay ng mga biro sa sakusa. Wala'y makakas pagsukasun sa nagtinatawalay ng babalay. Kaya ang mga pangapayan, walang hindi na pagkawas sa gagmay parawak na ating magkakaroon. Apang hulog ang posisyon sa patano, sir, maumili ang atong ipanampang ang taas. Maumili ang atong misyon at isang kumpir. Palitamunan ang luwasong magpapak na alamas sa sulok. Apang hulog ang magkakaroon ang buwan sa ipaspan na atong mahuli. Malipayo na akong magandang sa aking kinabuhin, alam sa wala. Bumang mga saludo sa hindi, nagagal ng pagtanggo na wala kang pagpagong sulit sa pagpapakong ng tilaan ng Pilipina. Upuman sa tilaan ng mundo, nagkita sa kalan, nagkita sa kasuho ng kayong kapalay, may kaba ang halos ng ayon ng Pilipina. Natumos niya sa bata ang kayong ipuntintahan sa iyong lawas. Ito ang pipig sa katila ng mundo. Ito ang sabutin ng mga bata ang lawas ng mga kusa. Kung ito sa kiling nato sa pasarapado ng tiyan. Kung sa mga bata ang putin sa iyong ginawa, ngayon ang pagkayari ng pino, upang ang halos na kauhan lamang, umatulog sir, matuwa. Mission accomplished. Huwag siya marapay. Matuwa. Oo. Kinikawang paagi ni Jesus sa Panginoon sa iyan na ito ang mga. Ama, matuwa na ang sinisanong buka. Mission accomplished. Ang namatay ng Kristo Manila sa Sanus, mawakatapusan ang pinagtas ang dahil sa iyong misyon sa pagtubos ng atong mga tao di ka nagsasarap o sa dalawa. Ang iyong namatay, mawakiyan ng ilan ang pagpukita sa iyong kukma ng pinato. Kung mawakasubuhan sa Sanus, kung mawakalay ng Kristo, kung gano'ng politikal ang pangalaglag ng Satanas, buntong gano'ng sa lupa, mo ay magpapalag sa kamis sa panulay. Buntong kay Jesus mismo, wala'y kumba sa lupa sa maghayag sa panayong ilagunin, alam sa maghigal. Buntong pasalagin sa panulong ang pangalaglag sa Evangelio, Amor, Vincent, Jorge. Nasa lupa, ang tupa mo'y magpilitig sa kanan. Oo, pilitigon sa tupa ang tahanong, pilitigon sa tupa ang tahanong, ang pagtumot, ang bisig, ang salat, ang dalaga. O kung magpuyot kita sa tupa, kita usap na kayo sa Diyos. Ama, natuwa na ang misyo, kaya buhat ko naman ang iyong tahas sa buha. Ninaintungin sa kapalitan ng mga konsagrado, kita ilapit sa pagkampo, alam niya at umigawas palang sa magkasa sa ordinasyon o konsagrasyon dihan sa buhay. Tatapos o kapasitan. Dihan sa misyo ng Kristo na sukar ang talagang ang misyo ng isang pinagyan. Si Kristo mo ang munilo sa pagkakas Tuhan ng Reto, pagkapalit o pagkakas.
lihat sepengpuyung sepengpuyung maafin. Bila angin sepengpuyung yang terus bisa buat berpisa, gitu dunia melintuk sepengpuyung, melintuk sepengpuyung sepengpuyung. Lihat sepengpuyung yang terus sepengpuyung sepengpuyung maafin. Gitu dunia melintuk sepengpuyung. Lihat sejarah yang rusuh pada lari semasa sekarang bila akhir sepatu satu sekupi nanti sehidup ia ditunggu dan sebelinku seperti nyimun arun diri ulangun setahun anggi itu sesedus lihat sepilih sejarah yang sulis ditunggu dia sebelinku seorang diri sepatu lari lihat sepatu kayu sepatu dari perhatian. Dituntut dia sang berintuk seperti musuh sepuluh. Saya yang seluruh sang usaha penyapu. Dituntut dia sang berintuk santus yang bersedia. Ukraan lalu. Sesayu dengan lalu membawa Yesus semua kartu seorang merapit dan sepertampu. Ukraan lalu. Saya yang pertanyaan dengan sang santus. Si Kristo merampar dan harus sesama Kristo diri diri kamu diri orang itu berdiri pagi bersuluh. Sekus si Kristo merampar dengan harap kalau sebelum sebelum kesempatan diharap anak sebesar rumah selama rumah selama. Usaha kita bisa sekus siap singgit sebelum. Amanku, natumana amanu pali alu isu isi pampuyo lahat sa kapuhin sa pamanku. O isu mungu isu kagulus. Kita bosa sa takla ang lahat sa layang matutok sa tumulapang pinabuhin. Matumaw sa matinom. Amalku, natuwa ng mga misyon sa pag-anong pag-anong. Nahalos na magkalit din ang tatalahin ang tunay mundo ang pag-sarapapo. Pagsipaw ng inigo upang gusto niyo lihat sa bahay o sa anong rambay ang isuhan ng karimba. Kaya nalis mo na maglalahan ang mga buhay sa pagpanyawa ang pangitan mo. Kaya mismo ka na naghang sa imobil mo ang kalikawan umarang sa mga teks mo sa silbo o chat base ang dali. Nga sa kusang ulas na namin mo ang pistang itilihin dili pagkakang inahanap sa mga. Kaya mismo ka na nakalabisin sa mga pangyabuhin hangtong na lamang sa pagkakalimod na iya sa Diyos ang pinukulang niya. Nagkarahin na ba't tayo anak sa pangbo? Anak sa mga pangbihan at pangbihan na malapit na kaluya o sas na pangalaw mismo sa pangbo. Si Kristo sa kaluya mismo mismo propita. Kung liha ang Maria, ang Espiritu sa Diyo ang pagsabiya o sa kaya malita nato sa Marcos. Istariya niya ang mensahis na gawasan alam sa araw nito. Pananaw alam sa kapunta kung ang ayong rika na itahimuot sa ito bisan asasya niyo magdunod si Jesus sa ayong matalo dihan sa nabalay na ang buhay. Sa mga napihan kaumahan o sa mga kaminaw. Ang tiyan mga buha, puno mga buha, nagsalamin sa iyong pagkakaya mga pita na walang lamang ang tunlo ng kapilaka kundi labaw sa kalamihan sa buha. Kung ang tiyan mga kamayo sa bus, mawakilan lamang ang tunlo niya sa mensahe sa maluwasan kung busa siya ng labaw sa pagkakaya. Ama, nagtumala.
nagkumalakusyon sa pagsanyo isip kapalita. Isong isip kapalipos. Gitawag sa ito mong panginom mga kapalita. Sa tayo nila yung pagsama sa amin, siya nagsubok sa iyo mga kapalita. Lakawakos na lang ng asura. O hindi mo ako nalang tao at ilong tinungan. Bunyari sila sa lalang sa mga anak ng Espiritu. Tumuloy sila sa akong isuko ng Espiritu. Sa mga kapalitan, nagtuloy na lang ang lahat sa nila na pagwari sa kumpirin sa pasimba. Kung ang mga kapalitan, pinagsaya ng mga kusturado kung tulungan. Ginapit na ngayon ng mga kumpita, ilahat sa pagtuglo sa ating isipin. Ilahat na ngayon sa kumpito, sunod sa ating mga paglalay ng kasingan. Kita ang mga kitara, hindi na kawalan sa kitara, na magtuglo sa usay bahay ng mga tao sa ating mga paglalay. Sa pagpaglo ng kanila ng paglalay sa mga isang, sa pagdasa sa nila kung sila magpapayas. Sa pagpahinginom na nila na mahinom-mahinom bagong kalunay sa mga pagkakot sa Diyos. Usanay ako sa nalita sa kapilo. Ilang pinakarang ako mga tambang na ilang pagkakot. Matinda ang tanong sigma. Matalitas. Ulan. Usanay ako nungo. Kahit sa mga sakit na puno na ako sa mahala ngayon ko. Makapita, makapila na ang mapagyaw sa mga ako. Makalabos, makalapang, makasumba, makasimba sa ako mga sakit sa mga kaya sa hindi ang puno na ako mag-isip tungkol sa nag-iubra kasunod. Mga kailangan, isipan sa mga testigo lamang sa tumasakop sa pamilya. Sa mga nakakaw pinating mo si Kristo, sa mga salihin mo sa mga panyara, umulay na rumoy na mong niyo. Kaya sa mga naglapos sa lapat sa lapat sa lapata, ang isip klase ni Jesus matutok sa tumang kaluhan. Kaya pinagpahiya ang mga bata, kaya punang pahiya. Ayang pasipati ng mga bata, kaya tingnan ang anghel nagsukong sa panagway sa wahanan na lumas sa namin. Sa ating pagkapulita, mga isip at tinubos, usahay wala ka ng bahong ang ating mga puno, kaya tinubos sa ating pagkakasalay mo. Matinda ang kandili mo kung maroon niya sa buhay sa usay na itong isulti. Sama sa ngayon ni Jesus. Usahay na pasinubong ang atong bata sa Diyos. Apan ang atong nasintasin na hinilipot na nila. Si Jesus na tulog sa ulitan, kaya iyan tulog yung maranggan sa buhay. Umilip sama sa mga parisiyo na tulog, apan wala kang tumal sa ilang nasunod. Pulong panipapaulong sa istasunan ng apostolitan kong Ibanjelyo ng Diyanito. Ang modelo ng tao ng mahina lamang sa sanang tutungo kung siya sa pagsasi dihan sa luna. Kaya pagsipaya na mahilalimot kita, mga kailan, na ang unang mga tutungo sa mga bata, mauwinin kita. Kita, mga kinilalan, ang unang matutulog, dili ang katulista, dili ang matutulog sa eskulahan, dili ang kapalitan o kapalitan. Kita, mga kinilalan, mawa ang unang matutulog, umpisa dili ang mag-apli ang atong mga bata, ang atong mga bata, kung kita mag-alaw ay sa pagtihalin,
kung kita mapalinas, sila sa matang mo ang mapalinas. Kung kita mapalipon sa misyo, sila sa matang mo ang misyoso. Kung sa ilan makita ang lumungkinan ng manalo, ilang bago sa nilapun niya ang pagkakalo. Kung hindi kita mapalipon ng matang-anam sa pagkakalo, malamit kita ang kumya ang magpuskal ng kumbak sa ilang lagi na buhay ng kumbakalo. Apat kung kita ang mapalipon sa pagkakalo, na nagtunod niya sa pulong sa luha, kita usap ang kanyang sara ng Jesus. Amahan, natura ang misyon sa pagkapropita na isang buong ako. O sa kapusan, si Kristo sa pagkakas. Apagdilig siya ang halik na bumuhungan sa kurulang pulang. Kung dinilig ko nila ako, halik siya. Apan wala siya ang sulong sa kilang-kilang sa buong, kundi gihubungan ang ipataunawan na kubatang sa tayo. Harap siya, apan wala siya maglilipon siya sa matulog, pinunuha ang naas na nagbintay sa ulaw na pagdabang sa bus na sinong punta alam sa pinagtapan ng nasasara. Iksuro, tanawa ang panagway sa itong Kristo Hari. Wala kami ang kami at isang Diyotay tayo sa Ibaya o Talago. Ang atong Hari, gibigay-bigay, ginulungan, ginatibo, gibunan, gibunan-bunan sa mga. Kung ginagasal sa Diyos, pangunod siya ng tungkad sa ilang hawa o narapay. Kaya nakikita niya na ako, wala man sa pinutan ng bahay. Dumong ang puso. Ang taong ng Kristo ang hari, mawala na ako sa hukma na andal sa magpasakit tungkol ng alam na natong pinagawang hari. Kita, mga isip na Diyos, ang alam mong tanginan sa Diyos, isip-sirap sa tumasa. Dinig si Kristo ang walang tao na hindi ko sa ipanan. Kapag ano ni Kristo ang sino na ay punta ang nalato, ano na pinag-agis niya ang nalato, kita ang mahal. Pinag-agis niya ang mga tayo, kita ang mabuhi. Pinag-agis niya ang pagkakos, kita ang matagal sa may pangitayo dito sa lahat. Dili pa mamamasang kini ang atong misyon ni si mga Kristuhan. Ang pagpilit ng mga ayaw sa kumpisyo ang pastan sa Diyos, anong mahatanan tayo ng normal ang atong mga minahan? Dili pa sa bayan na rin alam na tulog sa loob sa Diyo. Ilapin ako sa Diyo ang atong mga minahan. Dili pa sa bayan na mapagpas sa kilit sa Diyo. Dihan sa kumahabong kumahulat, ang larang at larang ngayon ng lupang ang alam ng mga hapis na gano'n. Dibigit ay sa bayan ng puso ng kalikaw sa katawag-tawag sa mga lupin. Ang larang mahimong halahal ang hapilin na ng pamilya. Dibigit ay sa bayan ng kalimtang alam ng malikong pangyaman. Basta ang bahala kita yung masalit, bahala kita yung matangkos, bahala kita yung walang, basta lang yung kahatawa at kahabuhay ang ating pagkakitahan. Umisa kita yung kundinig kung paano ang pagpapunta, bisa ang prasanong katilungan, wala tayong muli, wala tayong uno, kita nagpapayo ng pangtanaw kanina na nagkawalang puso tungkol sa ating pagsakribisyo. Sa walang pagpaano ang upaya, sa walang pagpaano ang suki, kaya ang kumang matuot, dinig kong dinig ng mga tao. Mga isip ng Diyos,
Kristo Jesus. Malamin namanin ang pagduman sa kanilang mga sakripisyo alam sa iyang kinadahanan. Umpisa na sa masigit sa pagkakit ng mga sa iyang ulo kung sa bahayang malansan sa iyang mga nangyukupin may pahinan siya sa pagdilog. Natupan mo. Kung naman tayo siya malinawan o malipayo kaya sa'yo siya walang siya magkulang. Malamit sa matas sa tatao siya namakas apang sa matas sa Diyos sa lalo siya malang puso. Mga isunong siya ng Diyos. Sa ako na pagpiyak ni kalibutan kumalong sa kaluha. Wato ba ang sabi na sa grono sa mga magbubo? Kung pinakagunta na ngayon sa talanda na sa akin, kung pupat sa talanda ko ang antos sa krus, kita ko sa mga sa partiyo. Amando na tumara. Gihin mo ang bukog sa mamaya. Kung wala ko magbuna sa pagkitumpa. Wala man ako mahimong bahagin ang umunggan na ngayon na buwita. Apat ito na alam na mong panaw ng panilalong upang sa sinurukan na ang panag natumala. Oo, ang panag natumala. Kaya bisyo na ngayon ang isang gihim ako tungo ang alam sa mga. Amen. Pwede mo ngayon. O Jesus Cristo, na pagpapalay po kita ng hari, kami ay nagpasalamat sa rasa ng mga araw na pagpapalay ng mga kursa ng mga kapatid. Pinahagi sa revisyon kung paglalay, mapukawunta ka rin ang mga pinagyara ng reto na pagpapalay kung sa revisyon sa paglalay sa libutan ng sa mga kapatid. Dasiga ang mga kapatid ng kapatid ilaminan ang kapton sila sa karunyan kung sa mga pagtintan. Dasi ka kami ay mga natawahan arong pagbunin pagtampo o paghihukma sa aming mga kapalitan at kapalitan arong kami ang iyong katawahan magkatungan punta sa mga tagsutag sa misyon hangtod sa kapusan. Amen. Amahan ako po nga sa aming bagay ng mga Himaya ang pangsa sa Espiritu Santo. Diyos na itugyan ko ang atong isip. Nga mga pagpapalo sa pagkasoon,
istiwa Rinaldo Galonio. Sangalan sa mga sanak sa Espiritu Santo. Amen. Ikatagong pulo. Ama, sa inyong mga kaunin, itugyan ko ang aking Espiritu. Manipulo ang talang. Pagbasa, gikan sa Santos ng Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Mga Lasus yang tak nak datang sehingga gunung perdanaan adal untuk tabun agenitnya sebuah kaipaan hangkut secara stres untuk bigas ang tabirin ngelakitai ikus mitro punya misingit sisus sepatusun amahan itu biar po sayang makamu ang akong Espiritu. Human siya kasulti niini, namatay siya. Magingkod ang tanong. Nagtukatas-matas sa kaulan. Nagkalasun niya rin hawa. Ang tao ng pitay sa krus na limbasong pagtuyuhan sa iyong malamas na nito sa kaitasan ang magpalaban sa iyong lintong marahan kung masumbol na niya sa iyong ginanaman. Nag-iwan na Patay na si Jesus.
pagsasampingan sa anak ko mausin. Patay na siya ng sa ako para isa sa nagbasol na naman. Uksay na iksunod ko. What?
ang katotohanan ng ang ginagawa. Niyan ang Jesus na pagtulong na ako sa dalan ng ito sa ginagawa ng magagayaw. Ang ginagawa ng dalan ang kapalabisan ng buong sa mahal inay sa mga pagkakayaw. Apa yang dihubungkan selain kebagusan? Aduh,
kagalingan. Mahimbo mo ang kita sa walay katapusan ng langit. Tulad sa walay katapusan ng pagkakos sa ito. Kung asa pa kayo mo, nagagalagin sa iyo ang pinuhatan ng pinis sa iba. Ikaw ang kasisyon. Langit pa, ulit yan. Inuwi ang kahintang sa ato pagpatabuhin, mga kasuwa. Sa tuntang realidad sa kamatay, diha, uksunod ni mga kamaturan. Ang kamatay ng tiyaya, mahimong tawag na ito, nagagahan at kusalay mahatang sa pagpatabuhin. Ang aking spirito.
kung binigay ang anipos sa sakit. Usap na binuwa na sa iyo ang paghunumunda na kung nawatawang na tao mamatay niyo na ito na mamatay niyo. Usap na kamalilis na ilang kandiyan apat din ang iniisang halak na tao sa pagdating mo ang matalot ang makasarali na wala hindi nyo lang panipan para natungod sa tigilan ng pasagot sa usang kayo dalawa na kapatulad ang tumakayan. Ano yung naisama sa mga tao ng mga tao? Busa, kung yan lang inaluhin yung mga tao, kaya kumatay yung mga tao ng kanila na ginahimutan sa Diyos. Sundan na kanila mo, pinahalis sa pagkakayin sa mga at sa pagsunod sa tingog sa atong konsensya. Mga isusunod ni Kristo, ang kabili mga alaw sa Semana Santa, mo'y kong pampanahon na alam niya tungkol ng buhimong pagbangko, gikan sa minaruhin ng nilayon sa Diyos. Kini mga dawa mawagdong pangalong sa pagpangko inumuntan na antang pagkatawa dungan sa pagdungan sa lawas ni Kristo arong dungan sa iyong pagkapanhaw magsunod sa kita sa pagkapagsinundan na nagkahulugan ng pag-angkol sa mga kasalanan.
pagsubli sa itong mga sarap sa buhay. Aron nga sa akala sa Panginoong Jesus, siya mapasay ko sa aking mga sarap. Tulungan sa tulungan nato, naroon ng tuwig sa mga kapalingan kanila na may konsagra sa ilang ilatuhin na ito sa Diyos. Panahon sa paglalang asal balik sa itong panila sa lumagang na sakramento na nitugyan sa mga kapalingan. Araw ilang ipadala na tayo ang mga alin ng mga kahit sa Diyos. Ang mga sakramento sa kahumayan sa kalapinan kung ang kapasayuan sa kapasalan. Ang hilong ang pag-umisan. Usa sa matakong babaw, alam sa ubang ito ang pagdungon sa pagpisalanan. Maong sa iyo ang paghuna-una na namunodin ang usang pare na ilang pagpisalanan kaya siya sa makasasalaman. Kaya din sa may tatus na isulod, kinsa kaya din makasasala. Kung bilhin ako sa bayan ng aminaw sa inyong mga sarap, na bilhin siya lakos na musarulog sa santos ng isa. Bilhin sa siya lakos mabunyak sa inyong mga anak. Bilhin siya lakos musarulog sa isa ng isang sakramento. Huwag ko na ako ng sakramento sa orden sa pagpapari. Kaya wala yung Diyos, kaya mga sasala ang lahat ang tanawin niyo, wala yung isang tunsa na kaya. Ang Pinoon, mga isuro, mga sama sa mga sakramento na sa loob, bili ang iyang rawhano ng Diyos, ang naghino na niya ang kaya, kung dili si Kristo na lahat kaniya. Kaysa Diyos sa ordinasyon, ang matagpagay na inyong puli ni Jesus, dinig sa kalibutan. Puli ni Jesus sa matagpagayin mo sa ulog siya sa iyong pari-ano ng buhay. Sa ubang ngayon, tayo lang siya. Ubus ko na pag-ibon na siya sa araw ng kasasama. Ang ato niya ay pag-isipito sa mga alabag sa Diyos. Nagsumigabi ay mong kamatulogan. Yes, ito na ako sila. Gumingan sa ilang pag-instrumento sa presensya sa Diyos. Dibing pagkarapin. Dibing sa ilang pagkarapin. Sa mga ilang wala sila sa ulo sa ilang pag-iaral ng buhay. Tawa na lamang sila. Ugnay na hangman sa ilang tawang pagtambag. Kung ilang mong ilayuma, mahimun nyo silang kuritsinan o malahatad doon. Pag-iun sa ilang mga sayo, araw ang ako. Sa pinagawin ay sa pari, ano na ituhan ba? Ang mga panahon na nagtuman sila sa ilang parehan ng buhay. O ang mga panahon na nahimo sila sa palaman ng lato ng mga tao na adunay kamiyan. Amahal mo sa inyong mga tao, itugyan ko ang aking Espiritu. Sa aking panahon naroon, daghan ko ang saray na tawag sa itong mga kapalitan o sa itong simbahan.
ginagawin ka ngayon. Ang mga kalapasan na lang Tuhan sa mga kanila. Tingnan mo ang kalapasan ng kapukan. Apang minimapang ang tapis sa mga parehan mo sa atong simbahan. Tatay na kayo ng pamuluhan sa kahon sa pinitin. Ang pwede sa salamatan, padayo na rin batok sa Diyos. Kung nakakaplag ang inyong bintaha, diha sa mga kuhiyaman sa mga kapalitan. Di ba ibus ng sayaw o mga napagyasan sa upan ng mga nalalagyan sa simbahan. Ang iyong gabi mo pinagpan, ang mga tao mo pahinayon sa simbahan. Magpahinayon sa tuturan sa mga grasya na akong ginahanggan ang kasutulan ang iyong mga pagpapasal. Duhang ang mga kanilang natumbuhan ng araw bilis sa mga kumulapos. Una mga iso, huwag ginahanggan kailang pinasindasin na pagpato sa mga kapalingan ng isang mga. Panagamutan ng paglilis sa atong simbahan. Pinagpinaan sa pagkakamutawag mo na yung pagkasunod ng pagkakamutawag. Kundi, pinagpinaan sa pagkakamutawag ng atubang ninyo o pagpangita o palagkakamutawag ng solusyon. Ang ikalupa, likumutan ako ng panggalan patok sa pamahas ng sayo. Kita magsalit sa saan ni Kristo. Nga bisa ng mga lahaan sa kamatayan, bibig patahong sa iyong simbahan. Mahilong magpapilin ngayon na likod ang tinumot ng simbahan. Apan kung magpasagal kita, bibig sa nangangang kapungan, ang yawa ako'y hindi sa taghang ng eksuunan na presente. Sumulang kasi ang pinaki sa iliman ng talon sa tumagpungo ng atosimahan. Dili ka ng paligid na sa iyong mga pamahagi. Sumulang ng nawalaan sa simbahan. Saan ka ng mga kapagyan? Bilig sa iyan ang halang ng alos. Kung dinigisip ko ngayon sa pinto sa laging mong hinabang sa kasya. Hinugtumaan na ito. Nga ang kasya sa Diyos ng mahimong pagkailan. Pinaagi sa sarapahuya na alamat sa Diyos. Dibili niya ang iyan mga mahuya. O iyang dilipo na araw ng mga saksi sa kadahon sa iyang lupa alam sa iyang katawan. Kung pala ang kasulatan puno sa mga lalaki o babae na napunan sa iyang kahuyatan ang pagdipaano na nahimo mga katulaanon may sunog ng sangyaw sa linsan ng Kristo. Pero, nga nilipon sa Diyos sa katulong, si Maria Magdalena, nga nagpapigyak sa iyang ulo, kung sa iyang ulo. Si San Pablo na nagtutos sa mga Kristiyanos, ang mapagkakuhon ng nagsumangang sumunod ng mga Kristiyano, nga nangayon ng gagawin ng lunak sa kanyarihan ng Kristo. Ang mga apostolis na nalangan o bibiyan ni Jesus sa dihang bilangan na siya. Bisa ng atong mga santos, dagdag sa kanila ang mga sinati sa ilang pagkahuya o pagkapakyas sa ilang dalang palilungat po sa Diyos.
ang pagkamang sasala ng pagkamang araw. Kanunay kayo ang upan sa ating simbahan. Ang ating pagkakasitamon sa sala, maghubunta na ating latiman na sintanon sa ating mga eksyon na natugan sa ating sasala.
Untuk yang lainnya, sebabkan tubuh, karena sahabat ampuh, akan sahabat pahitan, untuk mengalami rusuh. Senangat semangat, usahana, usai spiritus santo, amin. Kudus, lebih mahir maut amahan, uban saing memakai pahitan, O kanila na may kusagra sa inyong pinabuhi, kanibo, sa kanunay o sa kahimpin, mayroon sa utak na din kang Kristo. Mamahimong tak sila na among mga wakilun, anong iya ng among pagkayusan, kanibo, pinabi sa pag-angko. Sa inyong karistiya sa personal na pagkabi, nakasalang nakapakyas kami sa kamakadahan o sa nagkalaing mga pangalim. Daghang mga kaigsunan, magkalamo ang palayang mga antos. Nangandun sila sa kamaturan o kaalayan. Sa kamang ihatagol o kamahurunod. Nagambo kami na mamahimong takaming tindala sa Ebanghilyo na natatuon sa kinabuhi santan ang ihanon ang among mga nangangantos ng mga kaigsunan. Nagambo kami na Ebanghilyo na tumulong takanawa sa pagbiyog sa pagsaksi sa luna o mapamulong pangalagad dinulisa sa usa-usa mapagulong takaming kanan o matigong mamahing alagad na pagulong ala sa pagbiyo ni Kristo sa makaliya na lumalong ikan sa lamisa harap pagbunga sa mga tingin sa mga pinunan kami usatunta kumalong aron sa pagkawa sa hakin sa pag-atiman, sa mga kalos, o mga mahuyan, sa pagkamahimong sayo ng ulo, o nilisong sa pitol, o sa pagpatul sa sumambaho sa among magkatiyo. Ang among mga kapatatunan, na namalando sa tawag sa Diyos, matugod-unta sa kadasin ng kalikon, sa pagsunod kanino, o malalaman o ba, ang pagpawis o paghihulman, Umar ni Maria, ang bituon sa bagong imahinasasyon, malayong taglaming mahimong Kristo sa ibang sa Abunaso o sa Tibong Katalungkutan. Amen. Sa galang samahan o sa anak o sa Espiritu Santo.